Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Kayo po dyan, mga board of directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma lang, pipirma yan. Kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong 3-digit game, ilalaro na sa STL. Isinubo nyo sa office ng President, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, ano? Pag may panibagong sugal, panibagong kita, hindi na sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. The sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami kong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, talagang pag nag-draw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam namin totoo po, yung 400 na yun, masasabi ko po sa inyo na po naman na talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And ano po yung nakakaduda na? Kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit? Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag-upo nyo, sayang wala rito si GM. Okay, masigit po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they are being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa sila. Ito, si BP National President, Mr. Noel D. Guzman. Are you being consulted? Hindi po kami kinukonsult. Actually, sir, may I say na before po mawala yung 2,000 na mga lotto agents, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho ang sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dahil po, yung sales po ng Lotto, 30-70% po sa digit game. Yung digit game po, ang nangyari, ginagamit po ng STL. So kung 20,000 sales ang Lotto outlet, 14,000, 15,000 yan, sa digit game. Kinain na po yan ng STL.
kaya ho bumagsak ang sales ng Lotto. Ito po, si ang at, pwede pong pagsalitin ang ating President ng Mindanao. Yes, Mr. Astrid Osebana, Mokla, President. Ano yung sabi na MOCLTA? Yeah, good morning, Mr. Chair. Ano yung sabi na Mokla Haya stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Lotto Agents Association. Okay, go ahead, Mr. Osebana. Thank you for this opportunity of knowing the situation in Mindanao. Mr. Chair, as far as there are two issues here that the Lotto agents in Mindanao share with the Lotto agents nationwide. The first one is on e-Lotto. Many has been said already about the deficiencies of PCSO in obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we will leave that to the committee and for PCSO to rectify if there's what is needed to be corrected. But as far as the Lotto agent is concerned, we oppose e-Lotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and Lotto outlets will become useless and irrelevant. At nabanggit din po kanina ni Ma'am Clarice Imperial or ni Mr. De Guzman, yung pagpasok ng STL, nabawasan din kayo ng... Yes, Mr. Chair. One of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales. But in our situation in Mindanao, we are not to be blamed if ever our sales are down. Why? First, our service provider there, Pacific Online, it's the same provider for e-Lotto. When there is a downtime, when the machines are not in order, when we call them, nobody answers. Mm-hmm. It takes weeks before our machines will be repaired. So what will happen to our sales? Excuse me, Pacific Online, pakisagot. Napaka-inutil niyo po pala. Mr. Chair, meron kasi tayong logistical ano sa Mindanao from our hub. So nagkaroon din ng mga resignees, yung nagkataon na wala tayong mga personnel at the time. Isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Kaya nagre-replace kami. It takes time to... replace yung mga field service. So kailan po na magkakaroon kayo ng full staff para matugunan po yung mga problema nila? Mr. Chair, wala na po kaming staff ngayon. It's PLS na po. Na-decommission na po kami. With the introduction of the FLX, Your Honor, so the machines of being used by Pacific Online is not anymore being used. But in the past, okay, prior to the FLX, we are using those machines and which are defective, and there's a joke among ourselves that when we call the hotline, it's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to. Okay. So that's the first reason, Mr. Chair. The second one is when STL was implemented, vendors of the digit games, because I would like to inform this committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when STL came into the picture, naturally bettors go to STL because the minimum bet in STL is 1 peso, while the minimum bet in the Lotto outlet is 10 pesos. Mm. Aside from that, the payout in Lotto is 4,500 for 10 peso bet. In STL, for 1 peso, they are being paid 650 or 6,500 for a 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So, and then so in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pwedeng sisihin yung mga operators ng Lotto outlets niyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang dahan-dahan pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Mr. Chair, napagbutuhan mo ba ito? Actually, this was these are the same issues that were raised at before STL was even launched, Mr. Chair. May I just, because at the time I was not yet there. Kailan na-launch yung STL? 2000. Okay, I know it was before your term. Yes, I understand but, that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already raised during the STL. Sorry, ma'am. In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Diba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga pulisya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman.
sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi na sa PCSO. God knows kung sino pa mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, I will add just a third reason. Before, STL is prohibited to play Lotto games, particular 3D, because 3D is a Lotto game. Ano po yung 3D? Yung Suertres, it's a digit game, Your Honor. The Suertres, the three-digit games. Oh, three-digit, yeah, okay. Yeah, that's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D because that is a Lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala na naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung three-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga Lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, diba? Kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President, the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng pulisiya. Don't tell me si Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga pulisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the three-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung three-digit game ilaro na ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga board of directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro to the ES, pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong three-digit game ilalaro na sa STL. Isinubo nyo sa office ng President, nandiyan sa desk ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya sabi ko, I'm not stupid. Anyway, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga Lotto outlets natin. Gusto ko po, yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga Lotto operators. And then, yung iba pa mga pulisya na gagawin niyo po ngayon, they have to be consulted. Siguro, I would like Chairman Judy Co to be involved. Nandiyan naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba, Chairman Kuwa? Yes, certainly, Mr. Chairman. Yeah, kasi nakikita ko po, dehadong-dehado po sila for the longest time. Yes, Mr. Bana? Mr. Chair, to add my testimony here, the problems has been exposed already. So if I may suggest solutions to the terminated 2,000 Lotto agents, and even the existing 6,500 Lotto agents. Number one, the long-term solution, as mentioned, is for PCSO to procure additional FLX machines. But ano po, additional? Additional FLX machines. The present one that they are deploying to 6,500 Lotto agents. So procure more, especially it to be given to the 2,000. Yun nga po sinasabi ni Attorney Pagano na it might take 6 to 8 months. Right? Okay. Now, okay sa inyo yun, 6 to 8 months. Basta may guarantee, Attorney Pagano, may guarantee na in 6 to 8 months, yung may bibigay yan doon sa mga 2,000 na nawalan. Attorney Pagano? 8 to 10 months. Mr. Chair, we understand the legal procedures and requirements for the procurement. And as Ms. Imperial mentioned, 8 to 10 months, we are dead by that time. So the second suggestion that I may for the medium term is to use the machines of PGMC, which was the legacy, which was used here in Luzon, and to my understanding, it is still usable. So, as our stopgap measure, maybe we can use that. And we are made to understand that there was a study made by the game sector that it's not anymore usable or it's not compatible. But I'm sorry to say this, but that is a self-serving statement. Let an independent entity check whether it can still be used, because you are willing. Now, of course, there will be problems
because it's an old machine. But that is better than none. Okay? So, okay. I would suggest okay, that... May suggestion po ako ganito. Habang iniintay po yung 8 to 10 months na FLX machines, bakit hindi po muna natin paggamitin sila nitong legacy fixed terminal? Na para, kasi naintindi ko po siya sabi ni Ms. Imperial, 10,000 ang renta bawat buwan, eh kung wala silang container, sila't wala silang kinikita, eh 10,000 times 8, that's 80,000. That is not ours, Mr. Chair, and that that was the under a lease agreement, di ba, yung lease agreement, which has already expired. Itong legacy? Yes po. Those terminals are not ours. The lease agreement over those terminals has already expired last year, Mr. Chair. So wala nang gumagamit nito? Wala na po. And it's owned by PGMC. I have not even talked to PGMC if they still have those terminals. Okay. Mr. Bana? It was mentioned in the previous hearing that our President, Ms. Javier, have approached the office of the OGCC. And the OGCC is willing to extend the ELA, the Equipment Lease Agreement, in order for those machines. So willing. It's just waiting for the request from PCSO so that OGCC can give its opinion. Nandito ba yung OGCC? Very good. Attorney Katrina Reyes, ma'am. Totoo ba? Your Honor, I was not privy to that meeting. So but can we check? To check, yes. Can you make a phone call now? Yes, Your Honor. Ngayon na? Yes, Your Honor. Okay. So, kung merong ganon na, ano sabi niya ulit, instructions from OGCC na extend yung lease para ma-accommodate po yung sitwasyon ninyo? Ma'am Evelyn, can... No, gusto ko lang, ganon? Yes, Mr. Chairman. Okay, kung merong ganong... They're willing to extend sana until January until such time na maka-order sila ng bagong machine. But January this year? Oh, yeah. Pero nag-lapse na. Nag-lapse na po, pero hindi po sila kasi nag-appeal. They were only asking kung pwede sila mag-appeal. I mean, from the general manager to appeal. I mean, Sir Arnel Casas...